Bak ba ang motor mo kapag naulanan or nababad sa ulan ayaw ng umandar, mga idol? So kung ganyan yung problema mo, es para sa iyo ang video na. Pero bago natin simulan yun, mga idol, pwede mo bang i-like ang video natin sa baba at i-click mo yung subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko, mga idol. At shout out sa inyong lahat, mga lodi. Ang problema dyan kung bakit pumupukak-pukak siya, minsan ayaw pang umandar, mga idol. Ang problema kasi niyan is nalagyan ng tubig yung ano natin, yung carb natin, or in short yung gasolina natin is nahaluan ng tubig, mga idol. Unang-una dyan, mga idol, is pumunta dito sa carb natin. So ang tendency niyan kapag nababasa kasi itong carb natin, mga idol, kung nakikita mo to, itong carb na to tapos ito is bukasan niya. So dito dumadaan yung tubig. So tumatagas galing sa taas, tumatagas, sumasabay dito, mga idol. Dito sumasabay dito, papasok dito, mga idol. Pumasok sa carb natin. So kaya pag pinaandar mo yung motor mo, umaandar naman pero pupukak-pukak siya, mga idol. Kasi nga doon sa tubig, may halong tubig yung carburetor natin, mga idol. So yun yung unang dahilan kung bakit pumupukak yung motor natin kapag naulanan. Kasi nahaluan siya ng tubig ulan, mga idol. Pangalawa dyan, mga idol, kung bakit siya pumupugak-pugak, lalo na kapag nailosong mo sa tubig baha, is minsan mamamatay siya or pumupugak, mga idol. So pangalawa dyan is itong manifold niya, mga idol. Alam mo tong intake manifold niya is may singaw. So kapag may singaw yan, mga idol, kapag dinaan mo yan sa tubig baha, is papasukan ng ano dito yan, tubig, mga idol. So hindi imposible na papasukan siya ng tubig kapag may singaw, mga idol. So ang gawin mo niyan, tanggalin mo taka lagyan mo ng gasket maker dito sa gilid itong manifold na to, itong intake manifold na to, itong goma na to, lagyan mo ng adhesive or gasket maker, mga idol. Lagyan mo lang ng gasket maker dito yung marami namang mabibili dyan sa mga motor shop na pwede mong gamitin na panlagay dito sa gasket, or kaya higpitan mo tong bolt na to para humigpit. So pag hinigpitan mo yan at wala nang singaw, so okay na yan, mga idol. So yun yung pangalawang dahilan kung bakit pumuputok o pumupugak-pugak yung motor natin kapag naulanan or nababasa ng tubig ulan. So pangatlo dyan, mga idol, is itong spark plug niya. So kapag itong spark plug niya, siyempre kapag nabasa to, mga idol, ito, pag nabasa ito, itong sentro niya to, siyempre pupugak-pugak yan. So kasi nga hindi tutuloy-tuloy yung kuryente, or kaya mababasa itong sa loob na to, ito, itong cup niya. So dito dumadaan yung tubig, mga idol, papunta dito, papasok dito, diretso naman dito sa loob, tsaka basahin yung spark plug. So yun yung pangatlong dahilan kung bakit pupugak-pugak yung motor natin kapag naulanan, mga idol. So pang-apat dyan is yung panghuli, mga idol. Siyempre napasukan ito ng tubig, mga idol. So kung ganitong klaseng tangke katulad ng badya, is dito yan dumadaan, mga idol. So dito dumadaan yung tubig. Yan. Papasok sa loob yan, mga lodi. So dyan dumadaan. Kung mapapansin mo, mga idol, pagbuksan mo to, oh, ayan. So ayan. Dito dadaan yung tubig, papasok dito. Or pwede rin dito, mga idol, siya dadaan dito. Ayan. Dito siya dadaan sa mismong sosyan na to, papasok dito, at lalabas dito yung tubig, papasok dito sa tangke. So ang maganda magawin dyan, mga idol, huwag mo ipapark ang motor mo doon sa naulanan, or kaya kung ipapark mo naman sa naulanan, lagyan mo lang ng plastic dito para hindi papasok yung tubig dito sa loob, mga idol. So possible kasi yan papasok sa loob yung tubig, mga idol. Pag pumasok saan, siyempre diretso dito sa carburetor natin, mga idol. So pag nakarating dyan sa carburetor ang tubig at nagmix sila, mga idol, so doon magkakaroon na pupukak-pukak ang motor mo. Minsan hindi naaandar yan, mga idol, kasi nga basa na yung basa yung spark plug niya, may singaw yung manifold niya, intake manifold niya, plus ang carburetor na is may laman na tubig, mga idol. Yun yung naging dahilan kung bakit pupukak yung motor natin kapag naulanan, kasi nga nahaluan ng tubig yung dito sa carburetor niya, mga idol. So magtataka ka bakit dito sa loob yung carburetor is napasukan pa ng tubig, mga idol. Siyempre dito yan sa kung saan galing yung
kung saan pwedeng dumaan ang tubig. Dito mga idol, sa papunta sa karayom niya, pwedeng dumaan ang tubig. Dito mga lodi. So pwedeng daanan ng tubig yan, papunta dito sa carb niya mga idol. Ito, dadaan siya dito, pababa. Papasok ito sa carburetor mismo mga idol. At dito rin mismo, sa high tension wire, papasok ang tubig dito, papunta naman dito mga idol. So kapag nagtataka ka, hindi mo naman nilosong sa baha, pero pagkahapon ng galing ka sa trabaho, pag uwi mo, nauwi ka na sana, ayan ang umandar ng motor mo, kasi nga nabasa ng ulan mga idol. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Kung nagustuhan mo, paki-like na lang at syempre share mo na rin. Syempre huwag mo kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng video na gagawin ko pa at i-upload ko pa dito sa channel ko mga idol. At ride safe mga idol.